I Cristo insulunin iatu. Salamat in Dios, salamat. Pamamasa king mayap abalita, agpang kang San Marco. Dahil naiiba ang karanasan natin ngayon, itong coronavirus, iba-iba po ang mga pagninilay, napakayaman ang mga reflection namin sa salita ng Diyos at sa iba-ibang karanasan. Pero maliban po sa mga bagong karanasan, ngayon, sa panahon ngayon, meron din po tayong bagong vocabulary. Meron tayong bagong salita na lumalabas ngayon. Ang bagong salita, usong salita, na nakikita ko at nararanasan ko ngayon at tuwan-tuwa ako, ay ang salitang anonymous. Natatandaan ko po nung seminarista pa ako, isang matandang pare ang parish priest ko. Minsan nadinig ko, binasa niya sa mga intention ng patay, at alalahanin natin ang kaluluwa ni Anonymous. Pagkatapos ng misa, sinabihin ko, Father, pangalan po ba yon? Siguro sabi niya, ako inintata ko, napakapangit na pangalan, pero nakalagay sa envelope eh. Anonymous, sabi niya. Hindi ko na po sinabi sa kanya na ang kahulugan ng salitang Anonymous ay cheerful giver. So binigyan ko ng bagong kahulugan ang salitang Anonymous. And if there is another word for Easter, muling pagkabuhay, ito po palagay ko ay ang salitang anonymous. Dahil nung muling nabuhay ang Panginoon, kahit nakikita siya, hindi siya nakikilala. He remained anonymous sa tatlong Maria na dumalaw sa libingan niya nung linggong umagang iyon. Kahit sinabi ng anghel sa kanila, ay, huwag niyong hanapin si Jesus sa mga patay. Wala na siya dito, hindi na siya patay. Siya'y nabuhay. Makikilala niyo siya sa Galilee. Makikilala niyo siya sa inyong mga kapatid doon. Jesus remained anonymous pagkabuhay, pagkamuli niyang nabuhay. Ito rin naman ang gusto niya eh. Ito ang plano niya. Nung nabubuhay pa siya, lagi niyang sinasabihan ang mga taong pinagagaling niya, ang mga taong tinutulungan niya, shh, huwag niyong pagsabi ha. Huwag niyong sabihin sinong nagpagaling sa inyo. Gusto ni Jesus, siya'y manatiling anonymous. Sa bawat sandali ng buhay niya at pati sa pangangaral niya, he wanted to remain anonymous. Kung gusto niyo maging una, magpahuli kayo yung hindi kayo pakilala. Kung gusto niyo maging dakila, magsilbi kayo parang hindi kayo kakilala. He remained anonymous. Yet, his message was clear. Love one another. Ang pakiusap niya ay kilala, magpatawad kayo. Ang turo niya ay iisa, magtulungan kayo. Whatever you do to the least of my brothers, that you do to me. So isang mensahe po ng Easter, palagay ko, ay ang spirit of anonymity. The spirit of being not known, of our names, hindi pinaglalantaran sa placard, sa blackboard, sa ano. Easter message
is a message of being anonymous. Naisip ko po ito dahil ang dami kong taong nakilala itong huling araw na gustong manatiling anonymous. May magdadala ng merienda, may magbibigay ng isang sakong bigas o isang supot na delata, may magbibigay ng konting regalo, may magbibigay ng mag-iwan o nakasobre o ano. And then, tatanungin ko po ang pangalan, hinahabol ko, ano pong pangalan nyo? Ano pong pangalan nyo para mapasalamatan ko, para masama ko po sa misa? Then sasabihin nila, Father, wag na po, wag na po. At kahit anong pilit ko, tatakbo sila, hindi man binibigay ang kanilang pangalan. Anonymous. They remain anonymous. Kaya ang intindi ko po sa salitang anonymous ay cheerful giver. Yun lang nagbigay sila, tuwang-tuwa na. Hindi na kailangan mabanggit ang pangalan nila. Hindi na kailangan makilala sila. They are cheerful givers, anonymous donors. Even the poor people na pumipila, humihingi ng ating mga relief goods, they are anonymous. Pero hindi ibig sabihin ng anonymous, walang puso, walang pakiramdam, walang pangalan. Maybe if we would just open our eyes, really, we would recognize them and we would know their names. Ito po ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Mula ngayon, hindi niyo na ako makikita bilang Hesus Kristo tulad ng dati, isang tao na namuhay kasama niyo. Hindi. Tapos na yon. Mula ngayon, makikilala niyo ako sa inyong mga kapatid. Anonymously. Dahil ibig sabihin nun, lagi akong kasama niyo. Buhay ako. Nandito lang ako. Hindi nagpapakilala, pero kilalang kilala niyo. Hesus Kristo, anonymous. Ito po ang dasal natin na sana pagkatapos nitong coronavirus, ay hindi lang pagkatapos, habang nandito pa, nakikita ko na po sa dami-dami ng mga anonymous benefactors, anonymous friends, anonymous churchgoers, anonymous followers sa Facebook at sa lahat. Ako po'y naniniwala, buhay si Kristo. Nandito si Kristo. At sana'y muli siyang mabuhay sa ating familia, sa ating komunidad, sa ating bayan, sa ating bansa. Masayang muling pagkabuhay sa ating lahat. Amen. Mokso.